Muli guys, ano ka po ulit sa ating channel sa mga kapalang araw sa lahat. Kasi kapag share naman tayo ng ideas at yung mga motosiklo. Tourist vlog ay isang Honda Wave 100 na front shock absorber ay kung paano malalaman ang tamang level ng kanyang oil sa kanyang front shock absorber. Simple guys, maraming nagtatanong sa aking channel na kung ano ang tamang level ng ating mga front shock, lalo na sa mga Honda Wave, mga China Motor, tulad ng Rossi, ng Honda Wave Type, Sunriser, yung mga ganitong design ng mga shock guys, maikli lang. So nagtatanong sila, boost, loads, ano ang tamang level ng ating engine oil para makuha natin ang napaka-smooth na bounce nito. Simple guys, yan ang ituturo ko at i-share sa araw na ito. So siyempre, nakasimbol na siya. Meron din ako isang sample na wala, hindi nakasimbol. Kasi doon ko na-explain kung may picture nito guys na mapakita ko sa inyo kung bakit nakabaklas ang isa naman ay hindi. So ang natin gawin, siyempre, para makita natin ang tamang level ng ating shock dito, kailangan tagal natin itong takip na ito. So itong takip ito guys, itong shock nito, nasimbol ko na siya. At napalitan ko na siya ng dalawang oil seal. Kasi nga guys, sira yung dalawang oil seal niya. Pumutok na. So, ang guys ko lang i-share sa inyo sa araw na ito ay ang tamang level ng ating mga shock. E, siyempre, kapag tapos na kayo maglinis, tapos yun ang ma-assemble, yung tamang level at pundo ng oil na ilalagay natin sa ating front shock absorber para makuha natin ang smooth na bounce niya. Yan. Napaka-ikli lang na video guys, pero malaking tulong na rin sa mga nagpaplanong magpalit ng oil seal, nagpapalit ng oil sa ating mga front shock. Kapag naglalagay tayo ng oil guys sa ating shock absorber, kailangan meron ding spring. Kasi dito sa spring, dito na rin makukuha ang tamang level niya. So kapag ating shock, ganitong position yan, ito yung original na yung haba. Diba guys, ito yung original na haba. Ang pinakadabis dyan para ma-estimate nyo ang level ng ating oil sa ating front shock ay i-down nyo itong tubo na ito. Yan guys. Itong tubo na ito, ito yung level, tamang level ng ating mga front shock. Dito natin makukuha ang tamang bounce at tamang smooth na play niya. So, yan guys ha. Manong, yan ang posisyon ang gagawin nyo. Tapos, saka nyo lagyan ng oil. So, ang nilagay natin na oil pala ay tote. So, sa iba dyan, pwede rin tote, pwede rin fork oil, pwede rin engine oil, pwede rin ETF, as long as manipis na grado na oil ang nilagay nyo. Huwag nyo medyo makapalang. Kasi kapag medyo makapalang oil natin, mapiktuhan din ang bounce ng ating shock. So yun guys, napakadal lang intindihin ang ating trabaho. Ang ginamit ko lang ay tote guys. Ito kasi nakasanayan ko eh. Tapos, since nakababa na yan, lagay na natin yung oil ng unti-unti. Kung may katanungan ka guys tungkol sa ginawa kong video, kahit hindi related sa ginawa kong video, maaari kayo mag-iwan ng comments sa baba. At syempre, kung kayo ay ngayon na palpan sa aking channel, at sa tingin nyo yung video ito na ginawa ko ay malaking tulong sa inyo. Syempre, hindi ko support na bilang subscribe at pindutin yung bell icon para lagi kayo update sa aking mga bagong video na in-upload. Maraming salamat. So yun guys, nalagyan na natin siya ng oil. Kanina, napuno siya at bumaba naman kanyang level. Syempre, unti-unti siyang nag-absorb sa lalim. Anong boss, bakit na mawasan yun napuno na yun. Siyempre guys, yan ang i-share ko sa inyo ngayon. Yan. So kapag nakita nyo na ang level, nakita nyo na ang oil, ito si babaw, yan guys, nakita nyo na siya, unti-unti nyo na siyang i-pababa. Hanggang sa unti-unting masansan yung lahat ng oil sa ilalim. So ganito yan guys, nais ko lang i-share sa inyo kung bakit nagkakaroon ng pag-absorb ng oil sa ilalim. Dito kasi yan guys, i-share ko sa inyo mamaya. Pagkatapos natin siyang makuha ang tamang level ng oil ng ating shock. Yung guys, yun ang tamang level ng ating shock. Oil pala. Yun. Then, tapos guys, yung sinabi ko yung pump siya na unti-unti, kasi unti-unti yung oil is unti-unti siyang nababahagi sa part ng ating outer tube. Dahil dito guys, dito yan dumadaan. Share ko lang itong isang tinrabahon binaklas ko. So, kapag nakita nyo itong tube na ito, ito yung na-connect sa ating outer tube, kasi may thread yan sa ilalim, di ba? So, ito yung na-connect sa ating ilalim. So, kung nakita nyo itong may butas na ito, ito yung purpose niya, guys. Kapag nilagyan natin ng oil dito, sa loob, pumapasok dito yung oil, at dito naman yung lumalabas, at dito naman niya, unti-unting, ibabahagi sa part na ito. So, unti-unting pumapasok yan dito, at dito yan, dumadaan. Kaya, sa nakikita natin at naobserbaran, kapag nilagyan natin ng tubong ito, tapos nilagyan natin siya ng oil, unti-unting, nababawasan ng oil, dahil dito yun lumulusot guys.
At dito na malagi sa ating outer tube. Kaya sinabi ko kanina, pump lang natin siya ng unti-unti. Kasi meron pa mga part dito sa tubo na unti-unting lumalabas yung oil at nagiging at nagkaroon na siyang tamang level. Yan guys. So kapag makuha na natin ang tamang level ng ating shock, pagkatapos natin siya mapump, yan guys. Yan ang tamang level ng ating front shock ng Honda Wave 100 at sa mga China na motor na ganito ang design ng mga shock. Ganoon lang kasimple guys. Napaka-basic lang ang tutorial pero malaking impact na rin sa inyo. Kasi marami kasi natatanong guys eh. At kung gusto nyong ibang paraan sa level nito, kahit ninyo ito gawin nga proseso, kahit 60 ml lang guys ng ating oil. Ito 50. So kahit 60 ml lang. Dalawang 60 ml, okay na rin yun. Pero yung 60 ml guys, is maliit lang yun na oil. So hindi ito makaabot sa ganitong level oil. So siguro probably nasa ganito. Maikli lang. So mapiktuhan din ang bounce niya. Yun ang magkaroon ng mga lagotok. Pero itong machine na sure guys, ay magandang ideya to at paraan. Kasi ito yung mga nakasanayan, yung mga nakaun, mga matagal na panahon, yung mga naunang mga mekaniko. Ito yung mga discarte nila guys. Yan, no? So, kapag ganitong level ng oil, automatic yan, maganda ang performance niya. Maganda ang output at performance niya guys. At hindi rin magkaroon ng lagotok ating pan shock. So, dagdagan natin ng kaunti guys, oh. Kasi unti-unti siyang nag-absorb. Pagkatapos yun guys, ipump natin ulit. Diba? Nakikita nyo kanina, yung oil unti-unti nababawasan ng unti-unti. Kasi nga, unti-unti pumapasok sa butas, lumalabas at sa butas, at dito, nakastock yung oil natin. Kaya nakikita natin kanina yung level niya, unti-unting bumaba ang kanyang oil. Ganun lang kasimple guys. At ganun lang ka-basic kung paano maglagay at tamang level ng engine oil. So, di nyo na kailangan pa ng mga lalagyan ng mga estimate kung gaano karami. Itong paraan na ito, napakabisa talaga guys. Ito yung mga proven and tested na mga ginagawa ng mga naunang mekaniko. Siyempre, takpan na natin siya para matalan natin siya i-bounce kung naging okay ba ang lagay natin ng oil. So, same procedure pa rin guys. Kung anong ginawa nito sa unang shock, doon din, yung isang shock, ganun din ang paraan paglagay ng oil level sa ating shock, sa ating motor. So, magtatanong kung anong bang magandang oil. Nakarapin niya kasi ay sa daaraan na natin. Kung yung motor ay siguro, probably, sa mga highway lang, pwede na ng tote, fork oil, or ETF. Pero kapag mga malulubak, yung mga kadalasan maraming mga daan na mga pangit, yung maraming mga bato-bato, mas maganda yung medyo makapal na oil na viscosity. Yung tinatawag nating engine oil. Mas maganda kasi yung engine oil guys kasi makapikto rin sa performance ng bounce. So hindi siya masyadong malambot. Kapag sa mga daraan na lubak-lubak guys. So try natin ang pag-bounce kung maganda na ba. Yung guys oh. At yung camera boss. Oh. Kasi ganong matigas, di rin siya gaanong malambot. So boss, Lods, tanong naman ulit, kung subobra ba ang oil natin lagay, mapiktuhan ba ang bounce natin siya? Yes guys, mapiktuhan kasi kapag sobrang oil at yun ito yung nagpa-follow sa ating oil label, subobra siya. Ang mangyayari, hindi magkakaroon niya ng bounce. Ganito guys, oh, ganyan ang mangyayari natin bounce. Mapiktuhan siya. Parang hindi siya nag-work out. So, nagkakaroon siya ng pagtigas. Pero kung nakuha mo ang tamang label ng oil, i-down mo lang yung tubo, label na yun sa spring, yun ang pinakamagandang pump ng shock natin guys. So guys, no? Hindi siya masyadong matigas, hindi siya rin siya masyadong malambot. Sapat lang. And guys, no? Yahoo! Yun, diba? So same procedure pa rin sa isa. So yun mga guys, sa araw na ito, sana sa video na ito kapag nagplano kayong mag-DIY at gusto nyong kayo lang magtrabaho sa yung motor, ay kayong-kayo guys kung ano ang level na yung oil sa inyong makina. Since nakikita nyo naman ang trabaho nito, napaka-basic lang. Maraming salamat sa lagi manood at lagi pagsuporta na kayong channel. As always, lagi mag-insman nyo. God bless.